Tawagin na natin ang ating contender from Mindanao na si Eduardo Rico. Hello po. Rica. Rica. Eduardo Rica. Ayan, from Ganda. Mindanao. Rica. Ano mo gusto nyo, ano? Itawag po namin sa inyo, Edward. Pwede rin. Edward. Ano bang nickname ninyo? Sa Bisaya kasi, Dudong eh. Dudong! Walang problema. Finally, nakita na tayo Dudong. Dugay-dugay. Di ba sa Bisaya yung Dudong parang ano, bro ganun? Or yung bay yun? Bay. Dong. Bay. Pare. Bay pare yung bay. Dong parang ano. Dong-dong. Dong, parang lalaki. Batang lalaki yun. Kwentuhan mo naman kami, Kuya Dudong. Parang Inday, ganun. Kailan yung huli mong laban? Nung nakaraang tawag ng tanghalan? September 1. Last year? 2016. Actually, naalala pa nga. Sinong nakalaban mo dati? Si Christopher Rodriguez. J. Chris. Yes. Oo, si J. Chris. R&B yun, di ba? Si J. Chris. Siya yung defending champion nung time na yun. Siya po. Daily winner. Daily winner po ako. Ayun. Pero ito, Kuya Eduardo, kasi medyo may na-research ang ating tawag ng tanghalan team. Medyo inspiring kasi yung story niya. Kasi nag-tricycle driver na po kayo doon. Totoo sa po. Ano. Opo, paano po ito? Tapos paano niyo po naisipang makipagsapalaran dito sa Maynila? Kasi nung time na yun, nag-tricycle, tumas ang gasolina. Tapos mahina kasi sa amin yung pamasada. Oo. Kaya nag-decide ako na punta ng Maynila. Pero yung magulang ko, andito na sila, nauna sila. Ah. Bali... Sumunod ka sumunod lang? Sumunod lang ako. Mm-hmm. Saan po kayo sa Manila ngayon dito? Sa Antipolo po. Antipolo. Pagdating niyo po ng Maynila, ano po yung naging trabaho niyo po? Mga naging trabaho? Marami niyo pa, sir. Ano po yun? Pagdating ko sa Manila, nagpunas ako ng salamin ng mga 70th floor. Uy! Wow! Ito ba yung naka-ano? Nakasabit? Nakasabit? Opo, yan po. Nakakatakot yun, ha? Gano katagal po yung trabaho ng ganun? Nagtagal po ako ng 3 years. 3 years. Opo, 3 years. Pero sa isang araw, pag nagpupunas kayo ng windows, gaano katagal nyo ginagawa yun? 8 hours. Eight hours? Okay naman po yung kita. 8 hours sa gilid? Pinakamataas na bintanang nalinis nyo. 75. Ay, mataas na posisyon. Hindi po ba kayo nalulula sa 75 floors. 75 floors. Magkano naman po yung kinikita nyo doon? Minimum dati, 325 lang yun eh. Yun na po yung 8 hours na po yun. Matanong ko lang day, po, per day yun. Sa 8 hours na yun, nagpupunas lang po kayo ng bintana. Ano po yung ginagawa niyo panlibang para hindi po malilibang ka talaga dun sa amin, ang taas nun eh. matuwa naman kami sa mga foreigner, yung mga nasa condo. Sa window, ang cute! Mga foreigner, tapos humanga sila sa amin dahil nitignan lang mataas, tapos nakalambitin lang kami. Yun na nga. Natry nyo na po ba magkape habang nakalambitin po kayo? Mahirap yun. Mahirap. Alam ko naman kasi habang nakalambitin. Oo, why not? Na-experience nyo na po yung habang naglinis po kayo, artista yung nandun sa loob ng ano. Oo, makita na. Meron. May makikita. Pero guys, sa ginagawa niyang ganun ha, eto, dahil sa ginagawa niyang trabahong ganun, nakapagpundar siya ng pang-Uber or Grab niya. Wow! Wow! Yun. Kwentuhan mo kami kung paano nangyari na nakapagpuntar ka ng sasakyan mong sarili para mag-Uber at Grab. Grab. Service something. Bago ko nag-Grab, ngayon nag-Grab ako. Dumaan muna ako sa construction worker. Oo. Tsaka vendors. Vendors ako. Mm-hmm. Construction, nagtagal ako ng 2 years. Nagtagal din. Sa vendors, nagtagal ako ng 4 years. Tapos nag-taxi ako 5 years. Tapos Grab 1 year pa lang. Grabe, ang sipag mo. Pero sariling sasakyan niyo na yun. Opo, kasi yung, wow. Yung amo ko sa taxi, siya lang amo ko simula, nag-taxi ako eh. Kasi nung nag-penante ako, hindi pa ako marunong magmaneho. Ang alam ko, motor lang. Mm-hmm. Tapos nagpursigi ako nag-penante, tapos hanggang matuto magmaneho. Nag-taxi ako. Yung amo ko, yun din hanggang natapos yung sasakyan niya, na ako pa rin ang driver. Tapos, tapos humina yung taxi. Kinuhaan ako ng amo ko ng Grab. Ako na nagpatuloy taghulog sa... Ay, wow! Ano pong pangalan yung amo nyo? Batiin nyo po. Sir Boots, Juan, salamat po sa tiwala nyo sa akin. Sino po pangalan nyo? Sir... Ay, sorry. Si Juan po, saka si Sir Boots. Si Ma'am Juan, saka si... Sir Boots. Sir Boots. Ayan, maraming salamat Merry po Christmas sa inyo. Merry Christmas po, baka naman. Baka naman po makapag-grab din kami. Meron po. Pwede po ng
Baka meron po kami, 4, 6, 7 lang ho kami dito. Ay, baka naman ho pwede. Itong unit, ano? Baka pwede kami ituloy dyan. Isang unit. Pero ito, anong ginawa mo nung pagkatapos mong lumaban nung nakaraan? Anong nakapagpahinga ka ba? Naghinasa mo ulit yung boses mo para sa pag-rest back mo ngayon? Nag-taxi pa rin ko sa nag-diretso lang. Kasi ako lang nag-boys pamilya namin. Okay. Tanong ko lang po, pag nagmamaneho po kayo, ano pong parang, yun nga, panlibang din. Kasi di ba yung iba naglalagay sila ng karaoke, TV, tapos nakikikanta, kumakanta din po ba kayo? Opo, ma'am. Yung cellphone ko, mag-research lang ako doon yung mga minus one. Wow. Kakanta ako, pauwi na hindi na ako mamasada. Wow. Wala mo mag-practice. Oh, ito po, bakit po kayo nagbalik at nag-rest back? Bumalik po ako dahil unang-unang na-challenge ako nung unang salang ko dito. Mm-hmm. Kahit ako'y natalo ni Christopher Rodriguez, mas maganda natalo ko para ma-challenge po ako. Mm-hmm. Ganda attitude nun. Tsaka, alang-alang na rin sa pamilya ko, mga anak ko. Yun, na-miss mo yun. Yan, maraming salamat sa iyo. Thank you so much. Napaka-inspiring po ng kwento niyo. Naku, huwag po muna kayong umiyak kasi lalaban pa kayo.